Tatlong kwento na mga simpleng kahilingan ang ihahatid po namin ngayong umaga. Ito ang munting Christmas wishes ng isang MASCOM student, isang nangangalakal at mga batang halos tumayo na sa kanilang sariling mga paa. Panoorin niyo po kung paano tayo tumugon para maiparating sa kanila ang aming handog. Hiling nating lahat na mawala na ang salot na COVID-19 at gumaling na ang mundo mula sa sakit na bumawi na ng napakaraming buhay. Ngayong Pasko, minabuti naming makinig sa mga daing ng mga kababayan natin na patuloy na nagsusumikap sa kabila ng hirap ng buhay at banta ng pandemya. Ako nga po pala si Christian Joseph R. Samson, 19 anyos at nag-aaral sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela at kumukuha sa kurso ng Bachelor of Arts in Communication. Kumakausap po ako ng kaibigan ko na pwede ba ako makitulog dyan, na dyan ako gumawa kahit anytime. Pumapayag naman po sila. Sobrang hirap po talaga pag walang gamit. Yung struggle na nangyayari po sa aming mga estudyante ay naka-apekto sa mental health po namin. Kasi po, iba po yung level ng new normal that's kesa sa old normal na pag-aaral. Huwag kayong sumuko. Kahit na nilalaman na kayo ng depression at anxiety, dapat laban lang palagi. Maraming salamat po. Sana po marami pa po kayong matulungan na mga kabataan na nagpupursige sa kanilang mga pag-aaral. Ako ho si Maria Iglesia, nakatira dito sa may Snake Road, sa may Cavite. Kinuha ho ako dito sa kabilang subdivision bilang street sweeper na yun ang pinangkababuhay namin sa araw-araw. Naghahanap din ng mga kalakal na yung ipinambibenta rin namin, pagdagdag kita rin ho namin. Sa ngayon, hinahinto na ho siya dahil nga ho sa kanyang sakit na diabetes. Dinipas na lang ho mag-apo na walang kinain. Pag hindi ako nakapagtrabaho, hindi ako nakalabas ng subdivision. Ako sana, gusto ko lang sana magkaroon ng kahit na maliit na cellphone lang. Maraming nagsasabi sa akin na, uy, nasa ka ba't hindi ka pumunta? Ano bang contact number mo para may, pag meron ako papatrabaho sa'yo, tatawagan na lang kita. Eh, wala naman ako maibigay sa kanila na contact number ko dahil kasi wala naman akong cellphone. Kahit napapagod ako yan, tatayo ako para lang kumilos. Para sa mga anak ko, para pagdating na panahon, sila na may kinabukasan. Ayoko naman na mangyari sa kanila itong nangyari sa akin. Ang gusto ko, iba naman. Nagpapasalamat po ako sa mga taong tumulong sa akin. Saka po sa inyo rin po, nagpapasalamat po ako sa mga munting biyayang ipinagkaloob niyo po sa aming pamilya. Maraming salamat po. Hinihiling ko po na magkakasama ulit po kami. Sana buo na po kami at mapatawad na po ni Papa si Mama sa kanyang kasalanan. Ako po si Deo. Ito po si DM. Ito po si Inday. Nasaan na si tatay ngayon? Nagtatrabaho po. Si nanay? Ano na po, nag-iwalay na po sila. Kami na po yung gumagawa ng gawaing bahay po dito. Pagsasaing. Tapos po itong dalawa, naglilinis po sa loob. Pag kumakain po kami, sa lapag lang po kami nakain. Minsan po, wala po kami kinakain kasi po di po wala pong trabaho si Papa. Kuya,
Kuya, sa darating na Pasko, meron ba kayong gustong matanggap na regalo? Mga gamit po sa pambahay. Ay! Ayan, mga regalo sila ate para sa inyo. Sige po, abot mo na. Mahal na mahal ko po yung mga kapatid ko. Sana lumaki kayong mabait. Ayun, may chocolate!